So guys, ito po yung buhay namin dito bilang isang OFW. So yun po, kukuha po kami ng mga pagkain po doon pa po sa malayo. Doon, malayo pa po yung kukuhanan namin. Galing po kami roon sa kabilang ibayo. So yun nga po, dito po tayo sa Singapore ngayon, mga ka-OFW. At kami po ay naglalakad lang po. So mas maganda na po kasi lapit-lapit lang naman, mga 20 minutes ang lalakarin namin. So ganito po sa front po ang trabaho namin. So guys, yung mga bahay naman dito guys ay katulad niya mga building, mga para po yan sa mamamayan nila. So meron din mga single na bahay rito, yung mga suluhan na bahay. Yun po yung tinatawag natin na may mga pera po, yung mga may kaya po rito, ay sarili po silang mga bahay at lote. So ito po, mga building po na yan. Halos lahat po, ganyan dito ang makikita nyo rito. By number po yan. Example po, ito pong building nito is block 571. So sunod, 572, 573. So ganun nga po. Para sa future, lalo na ng inyong pamilya, mga anak, o mga magulang. So taste-taste lang mga ka-OFW. At darating din ang araw, makakamit mo rin ang tagumpay. Dito so, to yan. Salamat sa inyo mga ka-OFW. Bola lang yan. Pupunta muna tayo ron sa ating pupuntahan. So maraming salamat po sa ating videographer na si Earl Softboy. So napakagaling po niyang videographer po. Boys. Yes, boys. Ano yung mga nakikita namin building dyan sa likod? Ang dami nila eh. So guys, ito po ang tinatawag natin HDB rito sa Singapore. Oh, so ano yung HDB? Ito po yung pabahay ng gobyerno para sa kanila mga mamamayan o citizenship ng Singapore. So okay. Ito po ay nasa lugar po tayo ng Canberra po. So ito po ay HDB o pag-aari po ng gobyerno. Ganyan po dito sa Singapore, ang mga mamamayan po nila ay binibigyan po nila ng sariling bahay. So, pagkakalang ko po, binabayaran din po nila to. Parang public housing. Parang public housing. So, ganyan po, nakikita nyo mga bahay rito. Parang mga building po, may, akala nyo po. May ganyang pinapatayo si Bongbong Marcos. Pagkakalang ko, si President Bongbong, may pinatatayo rin ganyan. So, ganito po. Ba? Yeah, agree ako kay sa ating presidente. Napagaling po. Sana nga po, lahat po ng kababayan natin sa Pilipinas ay mapigyan po ng pabahay. Gaya po nitong nakikita nyo. Ilan lang po yan sa mga bahay ng gobyerno rito sa Singapore sa kanilang mamamayan. So titingnan nyo po, akala nyo pong building, ano? Pero HDB po yan, pabahay po yan ng gobyerno. So guys, isa lang yan sa makikita nyo rito sa Singapore pag kayo nagpunta rito sa Singapore. Katulad itong bagong gawang eskwelahan. So yan po, bagong gawa. Saka yung mga pabahay. So maraming salamat po sa inyong panonood at pag-follow sa ating munting channel. Maraming salamat mga Lodi. So guys, yung mga bahay naman dito guys ay katulad niya mga building, mga para po yan sa mamamayan nila. So meron din mga single na bahay rito, yung mga suluhan na bahay. Yun po yung tinatawag natin na may mga pera po, yung mga may kaya po rito, ay sarili po silang mga bahay at lote. So ito po, mga building po na yan. Halos lahat po, ganyan dito ang makikita nyo rito. By number po yan. Example po, ito pong building nito is block 571. So sunod, 572, 573. So ganun nga po. So guys, for today's video, kukuha kami ng pagkain. Pagkain namin. Ayan guys, kukuha kami ng pagkain ng aming tropa, yung partner ko sa Puga Vlog. So i-follow nyo rin po siya sa kanyang Facebook page. Anong pangalan ng Facebook page mo? Follow me guys at earlsoftboy. www.facebook.com/earlsoftboy. So ayan po, earlsoftboy po yung kanyang Facebook at YouTube channel. So vlogger din po yan. Baka pupunta ko eh to the moon. So kukuha po kami ng pagkain po. Ayan na po. Malayo-layo po yung kukuha pagkain namin. Na. Pagkain po ng fasting ng mga na alaga namin. Bakit? Dahil po sila po ay fasting. Gano'n ka nakatagal ko dito sa Singapore? Anong tawag doon ko eh? Ramadan ba yan? Ramadan. Oh, Ramadan. Gano'n ka nakatagal dito sa Singapore? Mag-5 taon na po ako rito.
trabaho mo? Since 2018 po ako nang dumating dito. Hingi ng bus. Namasukan po ako bilang isang tagapag-alaga po ng mga matatanda, tagapaglinis. So yun nga po, kung tawagin po natin ay healthcare assistant. So yun po. Yun po yung ating trabaho rito sa Singapore. At masasabi ko naman po, dito po ay napakaganda po. Bakit di ka nakamask? Malinis. So dito po, yung mask po is hindi na po siya required. Kasi? Kasi wala na masyadong virus. So magmamask ka na lang pag nasa loob ka ng... Bakit mo na pag-desisyonan na mag-OFW? So guys, wala bang opportunity sa Pinas? Marami namang opportunity sa Pinas, pero siyempre, kaya ka nag-abroad, gusto mo namang makatulong sa pamilya mo at makaipon ka ng konti para pagdating ng panahon ay mapagsimula ko sa Pilipinas o mapagtayo ka ng negosyo sa iyong naipon. Kaya payo ko, mag-ipon lang kayo ng mag-ipon hanggat kayo ay nasa abroad para pagdating ng Pilipinas ay meron kayong panimula. So yun po. Anong bilang OFW, anong payo ang mabibigay mo sa mga taong gustong pumunta ng abroad pero ay gustong pumunta ng ibang bansa pero mahina ang loob? Anong mapapayo mo, Kuis? So lakasan nyo ng loob nyo. Yun lang. Isipin nyo na mahirap ang buhay sa Pilipinas. So yung hirap sa Pilipinas is kinaya nyo. If kayang-kaya nyo rin dito sa ibang bansa. So magiging kalaban nyo lang dito, homesick. So yun nga po. Yung lungkot, pero 3 months to 6 months po, mawawala na po yan. Sige na, mag-outro ka na, Kuis. Maraming salamat guys. Thanks for watching and follow my page. So also, i-follow nyo rin po si Airsoft Boy. Ganun po, okay. Maraming salamat. May content ka na, Kuis. May content ka na. Kaya nga.